Kabanata 3. Maagang gumising si Michelle kinabukasan. Gusto niyang pumasok ng maaga upang mabawi niya ang hindi niya nagampanan kahapon. Sumapit ang lunch break. Gaya ng nakagawian ay sabay silang nananghalian ni Alice sa kantina. Nang kumakain na sila ay muli itong nagtanong sa kanya tungkol sa kanyang panaginip. Baka naman ang aninong yon ay si Mr. Wright mo na pilit mong tinatakasan. Biro ng kaibigan. Siguro nga ano? Sakay niya sa biro nito. Kasi naman ikaw eh. Bakit ayaw mo pang sagutin si Gary? Baka siya na nga ang itinakda para sa iyo. Sabi pa ni Alice. Umiti lang siya sa sinabi nito. Natapos ang kanilang lunch break at bumalik na sila sa kani-kanilang trabaho. Maraming paperwork na naghihintay sa ibabaw ng kanyang mesa. Naiiling na lang siya. Nakakaasar na panaginip yon. Hindi sana ganito karami ang trabaho ko ngayon. Naibulalas niya. Nang biglang tumunog ang telepono sa ibabaw ng kanyang mesa. Hello? Centeno Traveling Agency, good afternoon. Sagot niya. Michelle, si Gary ito. Anong oras ka uuwi ngayon? Anang nasa kabilang linya. Mag-o-overtime siguro ako until 7. Sagot niya. Sige, susunduin na lang kita riyan. I'll be there before 7. Para may kasama ka sa pag-uwi. Sabi nito. Sige, I'll wait for you. Okay, bye. Mabilis na lumipas sa mga oras. Sinulya pa niya ang kanyang wristwatch 6:45. Nasa huling papeles na siya nang dumating si Gary. Oh Gary, upo ka muna. Sandaling sandali na lang ito. Kailangan ko lang kasing tapusin eh. Sabi niya. Okay lang. Take your time. Hindi naman kita minamadali. Nang nasa loob na sila ng kotse nito ay nagsalita si Gary. Kain na muna tayo Michelle. Sa Aristocrat sa Rojas Boulevard. Anyaya nito. Sige. Hindi na siya tumanggi. Dahil kanina pa kumakalam ang kanyang sikmura. Kasi naman ay hindi na siya nagmerienda kanina sa kagustuhang matapos agad ang ginagawa. Nagtuloy sila sa nasabing restaurant. Habang kumakain sila ay nakatitig si Gary sa kanya. Na-conscious tuloy siya. May dumiba ako sa mukha? Idinaan niya sa biro ang pagkailang. Umiling ito pero sa tingin niya ay may gusto itong sabihin sa kanya. May gusto ka bang sabihin or itanong sa akin? Well, gusto lang sana kitang tanungin kung may problema ka. May maitutulong ba ako sa iyo or baka iniisip mo kung paano ako didispatsyahin? Biro nito sa huling sinabi. Ikaw talaga? Bakit mo naman nasabi yan? Wala naman. Iyon nga lang muna nang dumating ako. Parang iba na ang dating mo. Parang may tinatago ka kung ano. Kung ako ang magiging problema mo. Sabihin mo lang sa akin. Ayoko kasing makitang malungkot ka at namang problema. Anang binata na halata ang pag-aalala sa tinig. Wala akong problema, Gary. At lalong hindi ka problema sa akin. Actually, ina-appreciate ko ang lahat ng ginagawa mo sa akin. Yun nga lang nahihiya rin ako sa iyo. Ayokong isipin mo na sinasamantala ko ang kabaitan mo sa akin. Gusto kong maging tapat sa iyo. Sa ngayon, pinag-aaralan ko pa ang damdamin ko. Ayoko rin namang pumasok sa isang relasyong hindi ako tiyak. Ayokong makasakit ng damdamin. Paliwanag niya. Madalas kasi kitang napapansing parang laging malalim ang iniisip. Well, kung wala ka naman talagang problema tulad ng sinasabi mo, at iyong tungkol sa panliligaw ko sa iyo, wala kang dapat ipag-alala roon. Pwede naman sigurong maging kaibigan. Okay lang basta huwag mo sanang pipigilan na ang pakikipaglapit ko sa iyo. I hoping na baka sa katagalan ay matutunan mo rin akong mahalin. Saan ba nagsisimula ang isang magandang relasyon, kundi sa pagiging magkaibigan? Nakangiting wika ni Gary. Ngumiti rin siya. Pwede rin. Baka nga sa bandang huli ay maganda rin ang kalabasan ng lahat. Pero alam mo, bilib talaga ako sa'yo. Bukod sa gwapo ka na ay napakabait at napaka-gentleman mo. Aniya. Naku, baka naman lumaki ang ulo ko niyan sa mga papuri mo. Pero sana nga,
dumating ang araw na mahalin mo rin ako. Pero sana, huwag kang makulitan sa akin. Hindi naman. Eh ikaw, hindi ka ba naman nagsasawa sa panunuyo mo sa akin? I mean, ang daming babae riyan na magaganda, tiyak na pag niligawan mo ay sasagutin ka. Pero heto ka at patuloy na naliligaw sa akin. Michelle, ang totoong tunay na nagmamahal, kahit na gaano pa katagal ay patuloy siyang maghihintay. Ang pusong tunay na nagmamahal, kahit ano pa ang kalabasan ng kanyang panunuyo ay tatanggapin niya ng maluwag sa kanyang puso, basta tapat din ang taong inalalayan niya ng kanyang pagmamahal. Parang wala siyang maapuhap na salita sa tinura ng binata. Parang nablangko ang utak niya. O ayan ka na naman. Tumahimik ka na naman. Puna ni Gary. Hindi naman. Medyo nasosorpresa lang ako sa mga sinabi mo. Napakalalalim at parang ang hirap abutin at intindihin. Idinaan na lamang niya sa biro. Halika na nga at baka magharap ka pa ng dictionary. Baka magtampo pa kung hindi ako makapagbigay sa iyo. Ganting biro ng binata. Nagtatawanan pa sila ng tunguhin nila ang sasakyan. Habang tinatahak nila ang kahabaan ng Rojas Boulevard ay nag-iisip si Michelle. May ibang ihatid ang naging usapan nila ni Gary. Pakiramdam niya ay napalapit husto sa kanya ang binata. Kung magagawa niya ng muling magmahal ay hindi na siguro siya titingin pa sa iba. Samantala, si Gary man ay nag-iisip din. Sana nga'y dumating ang panahong mamahalin din siya ni Michelle. Ito na ang babaeng nais niyang pakasalan. Ngunit kung hindi siya magiging mapalad ay maluwag naman niyang tatanggapin iyon at hahayaan na lamang niyang maging malapit silang magkaibigan. Parehong abala ang isip ng dalawa na halos hindi na nakikibuan. Tanging ang stereo sa loob ng kotse ang ingay na maririnig. Maganda ang kasalukuyang awitin, parang patama sa kanilang dalawa. You don't have to say you love me. Sinundan pa iyon ng isang awiting Tagalog. Hindi ko na makakaya ang mundong ito kung mawawala ka. Aanhin ko ang pag-ibig kong luha naman ang hatid. Ibig tumulo ng luha ni Michelle sa awitin ngunit pinigil niya ang sarili dahil na rin sa presensya ni Gary. Ang tahimik mo naman, pansin ito. Ha? Eh kasi masyado akong nadadala sa music. Sagot niya. Alam mo, ganyan din ako pag nasa barko. Iyan lang ang libangan ko. Nakakaalis din ang lungkot kahit papaano. Oo nga, pero minsan kapag nalulungkot at malungkot pa ang kantang maririnig mo, ay mapapaiyak ka pa. Natawa ang binata sa sinabi niya. May pagka-sentimental ka rin pala. Medyo. Madalas nga pag nag-iisa lang ako sa silid ko at may malungkot na music na iiyak ako. Bakit naman? Ibig sabihin niyan ay may bumabagabag nga sa iyo. Panghuhuli ni Gary. Wala. Madalas ko lang kasing naaalala ang papa at kuya ko. Nalulungkot ako dahil matagal na panahon na ring hindi kami nagkakasama. Namimiss ko na sila. Pagdadahilan niya. Nang hapong iyon ng Biyernes ay nagpasama si Michelle kay Alice upang bumili ng damit na isusuot sa reunion. Kailan ba ang class reunion nyo? Tanong ng kaibigan. Sa linggo na, kaya nga kailangan makabili na ako ng damit. Eh anong style ba ang gusto mo? Simple lang pero class ang dating. Alam mo, hindi naman mahirap maghanap ng babagay sa'yo eh. Siyempre, kailangan magandang maganda ka sa araw na iyon, hindi ba? Nangiti siya sa narinig mula sa kaibigan. Nagsimula na silang mag-ikot sa loob ng department store. Hanggang sa makakita na rin sila ng damit na tugma sa gusto niyang estilo. Navy blue ang kulay niyon at backless. Malambot ang tela at elegante ang dating. Bumili na rin siya ng sapatos at bag na babagay sa nabiling damit. Matapos iyon ay nagtuloy na sila sa Wendy's. Noong nagkaroon din kami ng class reunion, excited na excited ako kasi makikita ko uli yung crush ko. Imagine sa tagal ng panahon, hindi naglaho ang feelings kong iyon. Pero nang dumating ang araw na iyon, pakiramdam ko ay nasayang lahat ng excitement ko. Kasi ba naman, na makita ko siyang muli ay tatay na ang hitsura, tapos kasama pa ang preggy niyang wife. Ang magandang nangyari lang, eh napagtuunan ko ng pansin si Charlie, kaya tingnan mo naman, magpapakasal na ako sa kanya.
At sa susunod naming class reunion, ibabandera ko na sa kanila ang asawa ko. Kwento ni Alice habang nilalanta kanila ang mga in order. Napahagik-hik si Michelle. Eh, teka, noong nakita ka ng crush mo, anong ginawa niya? Nilapitan ka ba? Kinausap? Paano mo siya kinausap? Sunod-sunod na tanong niya. Ikaw ha? Makahulugan ang ngiti ng kaibigan. Mukhang interesado ka. Siguro may lihim ka rin ano? Hindi ah. Nagtatanong lang eh. Deadma lang ang drama ko noon. Then nilapitan niya ako at kinumusta. Nakipag-usap din naman ako. Tapos tinanong kung dalaga pa ako. I said yes, but I have a boyfriend. Syempre, fa-epe kahit wala pa naman noon. O nung makita mo siyang may kasama ang asawa niya, anong naramdaman mo? At first, medyo nailang ako syempre. Kahit naman kasi papaano ay may kaunting dagundong pa rin ang puso ko. Pero nang mapagmasdan ko silang dalawa, nawala na ang crush ko sa kanya. Ang naiwan kasi sa isip ko bago kami graduate ay iyong gwapo siya, malinis tingnan at saka magaling pumorma. Pero nung makita ko siya, nawala yung crush ko sa kanya. Nawala na kasi ang mga impressive traits niya na natanim sa isip ko. Doon ko lang na-realize na hindi na mababaw lang pala ang feelings kong yun para sa kanya. Mangyari din kaya yun sa akin? Lihim na naitanong ni Michelle sa sarili. Ahem, mukhang lumilipad ang isip natin ah. Bakit ba parang interesadong interesado ka? Iniisip mo rin ba ang dati mong crush? Mukhang hindi mo naiikwento sa akin yun ah. Natawa siya sa sinabi ng kaibigan. Napilitan siyang magkwento rito ngunit hindi na lang siya nagbanggit ng pangalan. Natatawa naman si Alice habang nakikinig. Iyan ang napapala ng nang-aaway ng lalaki. E ano na ang nangyari sa'yo pagkatapos? Pag-i-interrupt nito sa gitna ng kanyang pagkukwento. E di wala. Nagmukmok na lang sa isang sulok. What do you expect me to do? Habulin siya at magmakaawa? Na ako ang mahalin niya imbes na ang babaeng iyon? Hindi ko nga siya naging nobyo. Palpak ang unang nagpatibok ng puso ko. Mukhang magandang gawa ng libro yung kwento mo. At ang titulo, Ang Naunsyaming Pag-ibig. Hindi ba maganda? Nanunuksong wika ng kaibigan. Luka-luka ka talaga ano? Nagkatawa na lamang sila. Pero alam mo Mitch, siguro kailangan mo talaga magpaganda sa linggo. Para kapag muli kayong nagkita, magsisisi siya dahil hindi kanya niligawan noon. Puro ka talaga kalokohan. Pero alam mo, sa linggo si Gary ang mag-e-escort sa akin. Nabanggit ko kasi sa kanya ang tungkol sa reunion namin. Ayun, nag-offer siya na sasamahan ako. Okay na rin, at least may makikita silang kasama ko kahit man lang fake na boyfriend. Malay mo nga, matulad ka rin sa akin. After ng reunion naman, napagtuunan ko ng pansin si Charlie. Baka ganun din ang mangyari sa inyo ni Gary. Pero Dai, wala kang originality. Ikaw talaga? Halika na nga at baka masyado tayong gabihin. Tumayo na siya. Tumayo na rin si Alice at nilisa na nila ang lugar na iyon. Nang nakahiga na siya ay binalikan niya sa isip ang napag-usapan nila ng kaibigan. Ano kaya ang mangyayari sa darating na class reunion nila? Dadalo rin kaya si Michael? Magkikita sila pagkatapos ng mahabang panahon? Ano na kaya ang itsura nito ngayon? At naisip niya ang naging description ni Ali sa crush nito. Ganon rin kaya ang itsura ni Michael? Mukha na rin kaya itong tatay? Ano kaya ang magiging damdamin niya kung sakali? Pilit na iwinawak si ni Michelle sa isip ang nalalapit na reunion. Ngunit hindi niya mapigilan ang makaramdaman ng pananabik. Hindi siya nakatiis at kinuha niya ang kanyang yearbook na nakatago sa kabinet at isa-isang tiningnan ang mga kaklase niya. Matagal na panahon na rin hindi siya nagkaroon ng komunikasyon sa iba niyang kaklase. Ilan lamang sa mga ito ang kanyang nababalitaan. Ang ilan ay wala na rin dito sa Pilipinas. Nang mabuklat niya ang pahina kung saan naroon ang litrato ni Michael, ay nakaramdam na naman siya ng pamilyar na kurot sa kaibuturan ng kanyang puso. Napabuntong hininga siya. Sabay sabing, hayaan mo puso. Pagkatapos ng reunion ay matatahimik ka na rin. Isinara niya ang libro, muling ibinalik sa kabinet at natulog na siya.
Samantala, Sabado, alauna ng madaling araw, lumapag ang eroplano ng Philippine Airlines kung saan nakasakay sina Michael at Carmen. Pagbaba nila ng eroplano ay nahakip agad ng mga mata ni Michael ang malaking streamer na may nakalagay na Welcome to the Philippines. Hindi siya makapaniwalang pagkatapos ng maraming taon ng kanyang pamamalagi sa Amerika ay narito muli siya sa bayang sinilangan. At kung hindi pa sa mga bagay na dapat niyang harapin, ay hindi pa siya makakabalik dito. Nang umalis siya sa pagka-graduate ng high school, iisa lamang ang kanyang natatandaan. Malungkot siya dahil sa kabigo ang nararamdaman noon sa pag-ibig. Baon niya sa kanyang puso ang masasaya at malulungkot na alaala ng kanyang high school days. Sumakay sila ni Carmen sa taxi at nagtuloy sa Manila Hotel. Nang nasa inookupahang kwarto na sila ay isa-isa niyang inayos ang kanyang mga bagahe. At saka inilabas ang invitation card na natanggap niya. Gusto niyang magpasalamat sa nakaisip ng gaganaping class reunion nila. Malayo man sila, nakakaalala pa rin ang mga ito na imbitahan siya. Sa kagustuhang makibalita agad sa mga dating kaklase, inilabas niya ang kanyang cellphone at address book kung saan naroon ang phone number at address ng ilan sa mga ito. Ngunit nang mapagtantong madaling araw pa lang at maging istorbo lang siya ay muli niyang itinago ang mga iyon. Sa halip ay kinuha niya ang yearbook na dinilalapan niya hanggang sa Amerika. Inisa-isa niya ang mga pangalan hanggang napako ang kanyang mga mata sa iisang pangalan, Michelle Castro. May kung anong nasaling sa puso niya. Close na close sila nito noon. At habang inaalala ang masayang pangyayari sa kanila ay napapangiti siya. Hindi ka ba matutulog, Michael? Hindi ka ba tinamaan ng jet lag? Nagulat pa si Michael nang kalabitin siya ni Carmen. Hindi ako makatulog. Naninibago ako sa oras. Napatingin ito sa hawak niya. Excited ka talaga sa reunion natin sa Sunday. Ako rin eh. Imagine, matagal na panahon na rin ang lumipas. Anang babae. Oo nga, nakakatuwa mga panahong iyon. Ano na ang itsura ng ating mga kaklase? Malalaman natin iyan sa reunion. Lika, manood na lang tayo muna ng TV. Yaya nito. Ikaw na lang muna at maliligo lang ako, sabi niya. Matapos buksan ang TV ay tinungo na niya ang banyo. Nang matapos maligo at lumabas na siya, nakita niyang nakatulog din agad si Carmen. Pinatay niya ang TV saka humarap sa salamin at nagsuklay. Pagkuway binalikan ang librong hawak kanina. Sa pagbuklat-buklat niya ay nakita niya ang larawan ni Michelle. May kataasan ng babae, mahaba at tuwid na tuwid ang buhok. Maputi at baby face ito. Ngunit hindi ang pisikal na anyo ni Michelle ang dahilan ng pagkaakit niya rito. Her personality had a strong effect on him. Sayang lamang at hindi nagkaroon ng pagkakataong lumalim pa at magtagal ang pagkakalapit nila noon. Kumusta na kaya siya? Naibulong niya. Dalaga pa rin kaya siya? Ano na kaya ang nangyari sa kanya? Hindi mapuknat ang kanyang pag-iisip tungkol sa babae. Halos mag-uumaga na siyang nakatulog ngunit ang bandang alas 9 ay nagising pa rin siya. Tinawagan niya ang dating kaklase at kaibigang si Bong sa pinapasukan nito. Hello? Good morning? Can I talk to Mr. Bong Javier, please? One moment. Inilipat ng nasa kabilang linya ang tawag niya at maya-maya ay isang lalaki ang sumagot sa kanya. Hello? Good morning. Good morning. Is this Mr. Bong Javier? Yes. Who's on the line? Pare, si Michael ito. Michael Alejandro. Matagal na hindi sumagot ang nasa kabilang linya. Halatang iniisip kung sino siya. Nang biglang nagsalita. Pare, nasaan ka? Naibulalas nito. Nakabilay kami rito sa Manila Hotel, pare. Kararating lang namin kaninang alauna ng madaling araw. Kumusta ka na? Sinong kasama mo? Si Carmen ang kasama ko. Teka, mabuti naman at naisipan yung magkaroon tayo ng class reunion. Si Carmen nga ay tuwang-tuwa nang matanggap ang invitation. Lahat ba ay napadalhan ng imbitasyon? Sino naman ang nakaisip nito? Napangiti ito sa sunod-sunod na tanong ng kaibigan. Si Tess Corpus, ang overall in charge ng reunion. Pero hindi na siya Corpus ngayon. Nag-asawa na kasi. Sino naman ang napangasawa ni Tess? Tanong ni Michael.
Si Benji. Benji Gonzaga? Hindi si Michelle ang napangasawa ni Benji? Takang tanong niya. Ano? Paano makakasal si Michelle kay Benji? Eh hindi naman naging mag-boyfriend ang mga iyon. Dalaga pa rin si Michelle hanggang ngayon ayon kay Tess. Napakapihikan siguro kaya hindi pa nag-aasawa. Ganun ba? Well, baka naaabala na kita sa trabaho mo pare. Tatawag na ulit ako. Pagpapaalam niya. Sige pare, magkita na lang tayo sa Linggo. It's good to hear from you again. Masaya si Michael nang iopang cellphone. Napapangiti pa siya habang iniisip ang napag-usapan nilang dalawa ni Bong. Ang buong akala niya noon ay si Benji at si Michelle ang magnobyo. Kaya hindi na niya niligawan ang dalaga. Napakalaking gago talaga niya kung gayon. Gising ka na pala Michael. Anong oras na ba? Nagulat pa siya nang magsalita si Carmen na sumulpot sa kwarto nito at halatang kagigising lang din. Past 9 na. Let's have breakfast first. Bago tayo mag-ikot-ikot sa mall. Anyaya niya. Samantala, naipit si Michelle sa traffic kaya late na siya nang makarating sa opisina. Traffic ba? Kaagad siyang nilapitan ni Alice. Sinabi mo pa, ang aga kong umalis ng bahay. Tapos late pa rin ako. May nagbanggaan kasing dalawang bus. Reklamo niya. Kaya naman pala salubong niyang kilay mo. Don't worry, hindi pa rin dumarating si Mr. Centeno. Pero tumawag siya kanina. May libreng merienda raw tayong lahat ngayon at sa Monday raw niya ipapakilala ang kapalit niya. Ganun ba? Hay, salamat at wala pa si Sir. Tumuloy na siya sa kanyang cubicle. Kauupo pa lang niya nang tumunog ang telepono. Hello? Centeno Traveling Agency, good morning. Michelle, si Gary ito. Oh Gary, bakit? Itatanong ko lang kung anong oras ang reunion niyo bukas. 6 o'clock ng gabi ang simula. O sige, susunduin na lang kita bukas ng around 5. Baka nga pala hindi kita masundo ngayon. Okay lang Gary, hihintayin na lang kita bukas, okay? Sige, bye Michelle. Kabababa pa lang niya ng telepono nang muling tumunog ang aparato. Nabusesan niya agad ang nasa kabilang linya. Tess, mabutit na patawag ka uli. Noong isang araw lang itumawag ito sa kanya sa bahay nila. Nasurpresa pa nga siya dahil matagal na rin silang walang komunikasyon. May kung ilang taong ding tumira ito at ang asawang si Benji sa Japan. Hello Michelle, gusto ko lang i-confirm kung a-attend ka bukas. Siyempre naman, minsan lang ito eh. Saka siyempre gusto na rin kitang makita uli. Oo nga, sayang naman kung hindi ka pupunta. Pati nga yung iba nating kaklaseng nasa abroad ay nag-uwian para lang makapunta. Nag-confirm na rin sina Michael at Carmen na dadalo. Katatawag lang ni Bong Javier sa akin at sinabing naririto na sila. Ganoon ba? Halos hindi niya marinig ang kanyang boses dahil sa kabang biglang naramdaman. So far, halos na contact namang lahat. O paano? Magkita na lang tayo bukas. Sige, bye. Wala nang iba pang nasabi si Michelle. Tulala siya nang ibaba ang telepono. Narito na ulit si Michael. Magkahalong tuwa at pananabik ang nasa dibdib niya. Ngunit ang maalala niya na maging sa pagbabalik ay kasama pa rin ito si Carmen ay parang natauhan siya. Michelle, okay ka lang? Tanong ni Alice na hindi niya namalayan ang biglang pagsulpot. Ha? Bakit parang natutulala ka? Wala, tumawag lang iyong dating classmate ko para ikumpirma kung a-attend ako bukas. Kailan niya? Ganoon ba? Anang kaibigan ngunit halatang hindi kumbinsido. Kaya pala ako narito ay dahil lihihingin ko yung files na ibinigay ko sa iyo kahapon. Bukas na ang reunion nyo. Kailangan ay maaga kang umuwi ngayon dahil kailangan mong mag-beauty rest. Ani ni Alice habang pinagsasaluhan nila ang meriendang ipinangako ni Mr. Centeno. Natawa si Michelle sa tinura ng kaibigan. Buti nga't half day tayo ngayon. Kailangan ko pang ihanda ang mga isusuot ko. Yung beauty rest day, mahaba pa ang oras para dyan. Gabi pa naman ang party, so maghapon akong pwedeng mag-relax. Pero hindi ako matutulog maghapon at baka pagdating ng party eh, magana ang mata ko sa sobrang pagtulog. At nagkatawanan sila. Ngunit maya-maya ay sumeryoso ang mukha niya.
Alam mo, Alice, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko kapag nakita ko siya bukas. Aniya, nakuha naman agad ng kaibigan kung sino ang tinutukoy niya. Teka, huwag mong bagabagin ang sarili mo sa kung ano-anong isipin. One thing is for sure, tiyak na magandang maganda ka bukas. Naglalakad papasok sa hotel, alalay ng isang gwapong lalaki. And presko, tiyak ay mapapatingin sa inyo ang lahat at sasabihing, "What a lovely fair." Lovely fair, tangi. Teka, huwag mo kang bagabagin ang sarili mo sa kung ano-anong isipin. One thing is for sure, tiyak na magandang maganda ka bukas. Naglalakad papasok sa hotel, alalay ng isang gwapong lalaki and presko. Tiyak ay mapapatingin sa inyong lahat at sasabihing, "What a lovely pair." Tiyak ko nalalaglag ang mga mata ng lalaking nang unsyami ng pag-ibig mo, Day. Pagkukomedyante nito. Dapat lang, hindi ba? Nakisakay na rin siya. Pinilit niyang pagaanin ang kalooban. Pasado alauna pa lang ay nasa bahay na si Michelle. Gusto niyang ihanda ang kanyang sarili para sa susunod na araw. Nang nakahiga na ay hindi niya maiwasang isipin si Gary. Paano kaya niya ito ipapakilala sa mga dating kaklase? At hindi kaya ito maasiwa? Pero siya na rin ang sumagot sa kanyang katanungan. Kilala niya si Gary. Hindi ito basta-basta na out of place dahil may sarili itong paraan para makihalubilo sa mga tao kahit hindi pa nito kilala. Maganda ang PR ng lalaki. Inabot na ng gabi, hindi pa rin mapakali si Michelle. Tumayo siya. Binuksan ang kanyang dresser at inilabas ang biniling damit. Sinipat iyon. Pagkatapos ay humarap sa salamin at tiningnan ang babagay na aayos sa kanyang buhok. Kinuha rin niya ang bag na gagamitin. Binisita kung naroon na ang mahalagang gamit na kakailanganin. Nang matiyak na nakahanda na ang lahat ay nagbalik na siyang muli sa paghiga. Hindi pa rin siya dalawi ng antok. Hindi niya maiwasang mauwi kina Michael at Carmen ang kanyang diwa. Iniisip niya kung may anak na ang mga ito. At ano ba ang kanyang gagawin kapag nakaharap na niya ang mga ito? Papansinin ba niya ang mga ito hindi na lang para hindi siya masaktan? O baka tama rin naman si Alice na kapag muli niyang nakita si Michael ay mabago na ang kanyang damdamin para dito. Dahan-dahang ipinikit ng dalaga ang mga mata at muli ay dinalaw siya ng isang panaginip. Nagulat siya nang pumasok sa hotel. Ni isa man sa mga naroroon ay hindi siya kakilala. Kaya tinungo na lamang niya ang isang maliit na garden na napapaligiran ng mababango at makukulay na bulaklak. Naramdaman na lamang niya na may humawak sa kanyang baywang at dinala siya sa gitna ng mga bulaklak. Nakaramdam siya ng takot dahil hindi niya maaninag ang mukha ng taong may hawak sa kanya. Hindi niya maintindihan ang nangyayari, lalo na nang may isang sumulpot mula sa kung saan. Isang anino na hindi niya makilala. Naghihintay. Nagaanyayang sumama siya rito. Lito ang isipan kung sino ang pipiliin niya. Bigla ay tumakbo siya upang umiwas sa dalawang aninong nagtutunggali para sa kanya. Tumakbo siya ng tumakbo hanggang sa hindi na niya nakita pa ang mga anino. At nakaramdam siya muli ng pangungulila. Napabalikwas ng bangon si Michelle. Halo ang nararamdaman niya ngunit wala siyang nagawa kundi ang lihim na umiyak na lamang.